Trabaho ba yun? Pag trabaho talagang may effort, di lang basta effort ang maliit. Iba yung nag-e-effort ka at ang trabaho, pwede kang pwedeng pwede hindi, pwede malaki, pwede maliit. At pwede kang pumasa, pwede hindi. Ganun ang trabaho. Uy, ako, ito yung trabaho. Ha? Requirement ka nila sa requirement works. Ayun, meron pala tayo. Works yun. Actually, sinasabi nila yan. Okay, legit yung sinasabi nila. May nagsabi niya eh. Pero again nga, pag sinubok mo sa logic tsaka sa katotohanan, di ba? Nabigyan na kami ng statement pa na. Oh, mas 11 naman. Ito. Basa mo, Stephen. Ready, go. Okay, so pagbinigyan ka ng biyaya, bang regalo, uy, hindi ko naman akin to, hindi ko naman pinagpabawat. Di ba grace yun? Grace pa yan o hindi? Binigay lang sa'yo. Grace yun, yun talaga ang ano ng grace, no? Unmerited favor. Walang kabog-kabog, binigyan ka ng cellphone. Woo! Sige, tanggap mo lang, hindi ka nagtabaho. Ngayon, sabi dito, pag grace, hindi works. Pag works, hindi grace. Kaya okay, nililito nila yan kasi ayaw hindi nila matanggap na mali sila eh. Kaya sabihin nila, oh nagpabaho ka rin naman. Kaya naalala ko tuloy sa mga Hudyo, sa ating mga Hudyo. Kasi yung, especially Sabat. Yung Sabat talaga yung ano nila nila, kahit yung mga Sabatista ngayon eh. Kaya even yung mga Pharisee dati, sabi, yung inutos nyo so dapat hindi ka magtatrabaho. Diba? Yung Sabat eh, walang pabaho. Sinabi naman yung huwag ka nagpabaho. Pero asa may problema sila sabi yan, ano may pabaho? Kasi may kurabi ako, gumagulang ako, tabaho yan. Meron di ako bubuhat. Ay, binuhat mo yung ano, binuhat mo yung daliri mo. Nga, no? Kaya ginawa nila doon, kaya, kasi hindi nila na-interpret na tama yung batas na yun, ginawa nila, okay, ito yan. Pag binuhat ko yung paa ko, hindi yan tabaho. Pero pag mas mabigong binigyan ko ng weights, tabaho yun. Pag naglakad ako, nagtabaho ka ba? Pero pag malayo, pag ganito kalayo, tabaho na yun. So, ang ginawa nila, lahat na lang ng tabo, ano, nilagyan nila ng parami niya. Kasi nga, mali yung interpretation na muna, tinutukoy pala sa Sabat eh, iba pala yun, hindi pala yung tinutukoy lang yan. Kaya ano lang yan? Uy, works yun, tumaas ng kamay. Works pa yun? Oo, work no? Sa physics, oo, work yan, kasi meron yung energy. Yung tinutukoy lang yun, hindi yun yun. Okay? So yun yung kaya yung mga... Yung masyadong tinitignan yung mga ganito, tapos wala, malayo na sa application, dyan lang gagaling yung mga errors sa pagkakala. Tinitignan yung kapay, pinosopoyin niya, alam mo lang yung ibig sabihin ng Diyos. Okay? Tandaan niyo yan, ha? Okay, so sana nakuha niyo yan. So pero legit, may mga nagsasabi talaga na kasi nga, pinosopoyin. Okay, tuloy-tuloy mo yan, bud. Kaya sa kaya tayo sa ano ha? Tayo sa security. Yeah, so sabi, last forever, hindi forever yun. Baka ako na yung gusto yun. E, pag nawala, hindi nga, pag nawala yun, hindi na nag-last forever yun. Hindi na mawala yun. Kaya once save, matawagan niya, once save, isang beses ka na ligtas, kung ligtas ka, ano nga, ano ngayon? Kaya again, a main one, 2024, May 2, ligtas ka pa rin ba? Ikaw nagkasala ka, paano kung pwede mangyari para hindi ka lang meron kay Diyos? Wala na. So kahit ano mangyari, after May 1, kung ano yung naligtas, forever ka na. Kaya once saved, kung totoong ligtas ka, always saved ka na. Lagi ka na ligtas at talaga ligtas ka from that time on.
Ano naman, yung chance sa iba, hindi. Ibig sabihin mo, okay lang magkasala. Wala naman sinasabing gano'n. Una, wala. Hindi, sabi mo, iligtas na eh. Hindi ko sinabing magkasala. Sabi ko, iligtas. Hindi sinabing okay magkasala. Huwag talaga sinasabi yun. Kasi nga, sabihin nila, eh, iligtas ka. Magkasala. Kaya papaluhin ka. Gusto mo paluhin ka? Hindi, hindi. Kung matalino ka. Alam mo yung ano so. Sige. Matihin mo yung point mo. Sige, paluhin ka. Gusto mo? Ano itong mga to? Hindi nakapalo eh. Ano yun? If someone doesn't believe in turning Satan, ito medyo maganda to. Pag meron kayong kausap, hindi sila iniwala sa eternal security. Kasi sabi, hindi, hindi totoo yun. Ikaw, ligtas ka ba? Oo. Pero pwedeng mawala? Tanungin mo, pwedeng mawala yung kaligtasan? Oo, hindi ligtas yun. Pwede rin naman dahil ito, pwede rin gano'n ha. Okay. Kaya ako may kilala akong gano'n eh. Hindi siya makaka-oo eh. Hindi nagkakay sa akin. Pero yung main ano kasi nila, gano'n sila eh. Pentecostal. So hindi siya makaka-oo. Kasi alam niya mali. Pero hindi rin yung kasinungaling ha. Kasi yung umiikot na doktrina sa kanila eh. So pride. No? Pride yun. Kaya pero pag totoo, na talagang wala namang nag-influence sa kanila iba, ligtas ka ba? Oo. Pwede bang mawala yan? Oo, patay. Malamang sa hindi, hindi ligtas yun. Kasi ang iniisip niya, pwede ba wala yan kasi pwede akong magkasala. Ibig sabihin, minimaintain mo yung kaligtasan, no? Kailangan yung mausap tayo, ang kulit eh. Hindi lang mataas ang posisyon mo. Okay, natalo mo yan ha. Pag hindi niya masabi na sinasabing na wala yan, malaki yung chance na ligtas yun. Ito. Yung explanation ng actualism. So, kaya sila naniniwala, nawawala yun. Kasi somehow, in the back of their mind, kaya mawawala yan. Kasi ako yung nag-maintain yan. Kaya ako, hindi ako perfecto. Therefore, pwedeng mawala yan. So, mali yun. Kailangan yung i-point out na, hey, sino ba nagsiligtas sa'yo? Paano ka ba naligtas? Parang palataya. Okay, tapos, mawawala yung parang palataya na yun. Mali yun. Ito sa natin ko. Okay, so yan na. Gating sa Eternal Security, sa John 16:15-16, ano lang yun, definition ito na sa kayo. Pero pwede dyan sa yung Matthew, ano, 10. John 10. Ano na yun? Yung niwawala. No man can pluck them out of my hand. Yan naman natin. Matthew 10 ba yun? John 10. John 10. My Father greater than all. 27. Yan, my heart is joy. Neither, okay, may basa, 28, very good. And I give unto them eternal life, and they shall never perish. Neither shall any man pluck them out of my hand. 29. My Father which gave them me, is greater than all, and no man is able to pluck them out of my body. Pag ligtas ka na raw, binigyan ka na eternal life. Ikaw ay nasa kamay na. Di ko na, si Christian. Christian, sino balita ko ngayon? Malaki. Ethan. Ethan. Ito. Ikaw. Richie. Richie, ganito. 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 Tom. Ganyan yung kamay mo. Ganyan papaluin. Ikaw, Jared. Jared, dali ka rin ba? Ganun, bilis. Kam, kam. Come here. Jared, ha? Nangyong si Jared, ha? Jared daw, niligtas siya, no? Yung si Jared daw ngayon, yung kamay niya, nasa kamay ng Jesus, ito si Jesus. Makakawala ko ba si Jared? Eh, yung ama? Makakawala ka. Okay, Jared, mawala ka. Alas ka na. Upo ka na. Upo ka na. Tagal mo na mamukok. Hindi niya kaya, di ba? Unless bitawa ko. Pero obviously, hindi siya bitawa ng Panginoon. Thank you. Eh, natalino dyan eh. Nasa kamay ka daw ng Panginoon, walang makaka-pluck. Aalisin ko yan. Eh, yung ama pa, wala lang nung walang makaka-pluck.
Basta ligtas ka. Kaya eternally secure ng mga anak ng Diyos. Ligtas. Okay. Kina. So another, matapos na po tayo. Last na po ito. Ilan na lang ito? Ah, tatlo. Pag-uusapan lang po natin yung mga ibang may kilalaman din sa topic na. So another, dito po tayo sa ano ah, sa important issues naman. Yes, number one, eternal security. Yung kinalaman po dito yun. Dito yung mga dapat nalaman yung mga terms na ito. So pangalawa is works-based salvation. Pag sinabing based, nakabase doon. Hindi namin base, nakapuntong doon. Okay? Ano yung base, di ba? So pag inalis mo yung base, gugugo na yung kung ano mo pinatong mo doon. Pag ang iyong kaligtasan ay nakabase sa paggawa mo, yun ikaw yung gumagawa, kapakabait ako, hindi ako magkakasala, magbibigod ako sa Diyos, maganda lang. Pero yung pagkaligtasan ang nilagay mo doon, nangyayari dyan. Pag ikaw na yun ang hina, hindi ka nakapagpatuloy, hindi ka naligtas, patay na lang. Kaya bali yun, hindi yun ang tamang kaligtasan. Kaya kung yun ang alam mo, baka ganun ka, hindi na paniniwala ko. Bali na yung turo sa'yo, hindi ka naligtas. Okay, so sinasabing words siya is good works, turning from sin, religion, baptism, and service, maglibot ka sa Diyos. Pag gano'n ang ibig mo sabihin sa kaligtasan, kaya kaligtas, nagtatrabaho ka, gumagawa ka, magiging mabait ka, hindi ka nagkakasala, hindi kaligtas. So number two, some variation of this are being packaged and made of being acceptable, somewhat compatible with faith and also be careful. So, perfect example dito nga, yung ano nga, yung depend of Jesus sa mga Baptist po ito, kung sabihin nila, you have to believe in Jesus Christ and repent of all your sins, and you know, and so dapat pareho daw. So, kung naniwala ka daw, pero hindi naman siya Lord, kung okay, tayo sa Lordship. Ito na, pag hindi ka tumaligod sa iyong kasalanan, hindi ka pa rin daw ligtas. Nakita niyo yung pagkakaano nun? O, katabi ito. Yung mali, hinalo sa tama. Pag hinalo mo yung mali sa tama, tama pa rin ba yun? Kasi hindi na. Amen? Eh, nanampalataya naman eh. Kaso nga, ano may pinapalampalataya mo? Panampalataya mo dapat, hindi mo kaya na gawin yung kaligtasan eh. So, iba yung tinaggap mo. Nagyan yung faith kasi yung balila, gusto nila, idadagdag lang. Idadagdag mo yung, maniwala ko kay Muhammad, maniniwala na kay Jesus. Eh, di ba yun? May faith na gano'n, pero mali yun kasi pag kay Jesus, exclusive. May exclusive sa kanya lang. Pag dinagdag mo lang si Jesus kay Muhammad, hindi mo natin din yung kagasal mo. Hindi pwede kasi siya lang yun ang tagapagligtas eh. And, iba sila na tulong ni Muhammad. Hindi mo siya pwede idagdag yung mali sa tama. Okay, so gano'n din dito. Kaya mag-ingat kayo, yung sabi dito. Ginagawa nila, dinadagdagan lang nila. Mag-lip service, parang Catholic na lang. Kasi nila Catholic, naniniwala rin sila, and therefore, ligtas na. Naniniwala naman kami. Eh, yung Hindu eh, naniniwala eh. Muslim din eh. Pero pag tinatanong mo na, certainly iba yung naniniwala nila eh. Hindi yung sinasabi sa Bible. So ngayon, mag-decide ka, tama ba yung mali? Okay? Ulitin ko lang, works-based salvation. Maganda makalaman yung sabihin yan. Basta nadadagdagan. That kailangan mo magtyaga. Kailangan mo maglingkod. Pag ikaw yung nagtatrabaho para ka maligtas, kahit ano pa yan, magpigil sa kasalanan. Works din yun. Nakihirap kaya nun. Diba? Ano ba? Kaya mag-repair, magpa-baptize. Hindi yung mahirap yun. Ano yung mahirap pa rin yun? Hindi ka mahirap. Pero still, babaho yun. Ano ba? So yun, susali lang ko yun. So, simple yung ano lang ito. Pero, itinadagdag po ito kasi. Kaya yun, nabagyan natin kayo sa Romans 11, di ba? Pag works yan, hindi yan grace. Pag hindi yan grace, pag grace yan, hindi yan works. You cannot have it both ways. Yes. Kasi nga, mutually exclusive sila. Pag grace, hindi works. Pag works, hindi grace. Pag dinagdagan ang konting works na konti lang rin, eh, may works. Hindi na grace yun. Amen? Amen. Okay, so, naga pa. Alay na natin. Pangalawang concept, actually pangatlo, eternal security, yun ang tama. Works-based salvation, yun ang mali.
Lordship Salvation, may kilalaman din sa workspace. Ito sabihin nila, panggapin mo ang Panginoon bilang Panginoon at tagapagligtas. Baptist yan. Kung tama naman ang Panginoon, pero ang ibig sabihin nila ng panggapin ang Panginoon pala, pag tinanong mo na sila, kasi si tinuro ni Mark, basta yung word-based talaga siya. Kaya sabi niya, pag hindi ka, ano sabi niya? Pag hindi, ano yun? Pag walang makitang bunga sa iyong mananampalataya, hindi ka ligtas. Hindi ka naglingon sa Diyos, gano'n. Kasi daw, hindi mo nang ginawang Panginoon ng Panginoon eh. Kasi pag Panginoon, di ba, sinusunod? O pag hindi mo sinunod? Eh kung sumunod ako ang kalahati, hindi ka pala sumunod. Hindi ka na maliligtas. At kailangan ka maliligtas. Pag sinunod mo lahat, hindi na mangarap pala tayo lang. Pero dapat sumunod ka. Dinadagdagan. Ngayon. Kaya sabi dito, we believe that the Lord is Lord. Tunod naman eh, di ba kailangan gawin Lord si Lord? Kasi Lord na siya. Kaya ang ibig sabihin nila, tanggapin mo siya Panginoon. Parang tama eh, di ba? Kasi Panginoon siya eh, pero mag-iingat ka lang, anong ibig mo sabihin doon? Eh, dapat at susundin mo siya. Doon na nagkakamali. Kaya kung minsan, hindi ko tinitira yan kasi paano kung tama yung ibig niya sabihin? Kaya tatanungin mo sa kanya rin, bakit mo nga kailangan idagdag pa yun? Una, wala sinabi sa Bible na gano'n. Tanggapin siya bilang Panginoon. Eh, Panginoon na nga siya. Okay? Eh, sabi niya, this sounds good on the surface. Parang maganda. Kaso, bandang uli, pag nagtanong ka na, lumulutang. Okay? Sabihin na yan. Parang hindi ligtas tong mga to. Kasi, bakit walang makitang gawa? Okay? Eh, medyo okay pa kayo kasi parang lang eh. Medyo excusable pa yan, kasi parang lang. Iba din, dito diligtas siya kasi walang gawa. Yun ang mali. Ayan. Okay, so dinidinay nila kasi alam nilang mali. Pero, pinapasok nila. Parang Calvinist. So, may question ba so far? Ano Pastor? Alright. Kung, ano ba yan? Kung sa John 15 na sa Jan 15 hanggang tinala tayo, mula sa 1. Yung Jan 15. Divide the branches. Kasi po, Pastor, kasi nung sa Francisco, Pastor, pagka hindi ka lumagoy, may nagbunga ng mayos. Yung wala pa pinabang nasa nga, Pastor, i-harvest yan sa ano. Yes, okay, very good. Kaya, huh? Kung halimbawa, Pastor, kung halimbawa, na-win ka na, halimbawa, yung naligtas ka na, tapos wala, hindi ka lumago, hindi ka nag-work, hindi ka gumagawa, hindi ka nag-iwis sa nag-iwis ng ibang kaluluwa. So, mapapanulad ka dito sa branches na walang pakinabang. Walang pakinabang na maihagis siya sa maisama siya sa apoy. Okay, yes, yun ang pinag-uho nila. Ngayon ang tanong, ang context nito, ito ba yung kalitas ng kaluluwa? Yun ang tanong. Yun nga kasi, Pastor, yun ngayon. Sa inihalo po nila, parang James. Ang Diyos niya mag-glorify ba ang God? Okay, mag-glorify ang God. Pero hindi sinabi niya tinapon sa ano, impyerno na. Kasi sabi dito, yan. Herein is my Father glorified, that he bear much fruit, so shall be my disciples. So, sabihin, ang talagang magbubunga at ang pakinabangan ng Diyos at ng church, yung mga nagbubunga. Ngayon, pag di ka nagbubunga, ano gagawin sa'yo? Tatapo ka na. Kaya hindi sinabi yung impyerno ka na. Yung mga parabuti sila, Pastor, na kung halimbawa tayo, tungkol sa akin, ligtas na ako, tapos wala pala akong ginawa na mag-win sa, mag-win ng kaluluwa sa iba. So, walang pakinabang yun. Kaya hindi talagang sinabi yung impyerno. Diba? Kasi puputuin na siya, wala siyang kinabang. Puputuin saan? Yun ang tanong. Kaya context ulit yan, saan ka pinutol ba? Pinutol ba yung everlasting life? Hindi. Yung sinabi yung sabihin lang, yung ano na? Sa, ano ba ito? Diba rin, yung mga, tiniwalag ka, wala ka na sa church, pero ligtas ka pa rin, Bible.
Oh, wala ba yung kaligtasan din din? Mm. Pero hindi ka nakapahinabangan. Nakakagandong yan kasi wala naman nakalagay na everlasting. Wala naman. Wala, tsaka hindi mo, context po dito, hindi ito kaligtasan na kaligtasan. Yeah. Pag itignan natin dito, ito ay kung saan siya ay natutuwa ng Diyos. Ayan, mga fruits po ito, kinagusahan bunga, pagbubunga. So pag ikaw ay kagdal, napiwalag ka or something, hindi ka nagtataba, wala kang pakinabang, wala kang bunga, wala kang iwan. Kasi nabi yung pierno. Yung ba yun? Parang ano naman, Hebrews 10 din naman. 6, yung 6 kasi is a reprobate. Yung 10 is people of God yun eh. So yun ang problema tayo sa mga interpretation ng mga ganyan. Wala sa context. Ganun din sa James. Sasabihin nila, ah, pag sa nabi sa James, you justified by works eh. Ba't sasabihin mong by faith ano? Ang context sa James, makaligtas ka yun. Justification yun sa harapan ng tao, hindi sa Diyos. Hindi kaligtasan ng kaluluwa na naman. Diyan-diyan sila mayayari, tsaka tayo magniniwala tayo, mas mababaw tayo, hindi tayo nagtanong. Ayan, no? Hindi na ko sinabi dito, mawawala ka sa inyo. Hindi ka lalak ng Diyos, eh. Hindi ka lang niya mapakinabang, naalisin ka niya sa mabungang, ano, branch, wala ka lang pakinabang. At maraming gano'n, kaya sabi nito, kala mo, wala kang nakakaman, may nagtiwalag dito. Yes, mali. Maano na ako, malaya na ako, boyfriend na ako. Tanong, paano mo ibabalik ngayon yun? Hindi nga. May hirap pa ka na, alam mo, kahit mga Baptist yun, nag-uusap yan. Nandito ko na sinabi niya, sabi ko, huwag mo lang pala yun. Oh. Yes, kung malalaman nun yun. Yan na. Yan, yun ako. Okay lang po ba yan? So, maganda yung mga ganyan, ano, no? Kabuli. Okay, tapusin ko na ito ha. Bago tayo din sa follow-up. Last part. Aga pa naman. Last test pa lang. Hindi pala single, di ba? Okay, last. Topic lang po ito. No? Again, ang mga topics na kailangan may nandiyan. Actually, ito. Pag may time pa, dinadaanan ko ito. Dinadaanan ko sa solution. Kasi para lang nila yung pagkakaiba. Kasi baka sabi, okay lang pa lang din magpabahaw sa kaligtasan yun. Context kaligtasan. Pag maligtas ka na, kaya sabihin ko, pag mabuting anak, hindi mabuti, tamad, mabuti, masipag. Pareho ba ng reward siya? At sinabi siya kasabi, hindi, syempre, oh. Yun yung pinag-usapan dito. Kaya pa naman ng Diyos, magsipag ka, para marami ka rewards, hindi para maligtas, pareho pa yung anak eh. Yung anak niya, dalawa, pareho yung anak, pareho yung ligtas, pareho yung papapano ng Diyos. Diba? Alagaan. Pero, sino bubuhos ko yung rewards sa masipag? Para magsipag dito, maingit, ay masipag yun, oh. Ganun pala yun. Mag-isipag din siya, hindi pala na tayo nakabuti. Pero yung kaligtasan, yung pahigan, hindi nawawala yun. Okay, kaya rin sinasama ko yan. Kaya ito po yun, kaya people should be able to tell this apart. Sa Tagalog, kailangan nyo, sinusolvin mo, dapat ma-realize nila, iba yung context ng kaligtasan ng kaluluwa, iba yung rewards. Kaya katulad no, sabi mo, wala ka lang palang pakinabang yun. Sinabi bang impyerno? Diba? Kung sabi sa ating ina, ano, di ba, he that sowing to his spirit, to his flesh, and of the flesh, with corruption. Oy! Corruption, ano yun? Sa impyerno yun. Wala sinabing gano'n. Ibig sabihin lang, no, mabubulo ka. Ibig sabihin, kandal ka, di ba, pakinabangan. At yung mga corruption, kumari, adi-adi ka. Irinit mo yung kahit sa langit ka pumunta, irinit mo yung sinin. Pagbabayaran mo, aanihin mo yung tinanim mo sa katawan mo. Diba? Puro ka adik, alak. Ba't kaya nangihila ako ngayon? Lord, pagilinin mo ako, Lord. Bakit yung sigap pati na yung malakas ako yun na? Pareho naman kaming anak. Oo nga, kaso nagtanim ka sa katawan mo. Sinira mo yung katawan mo. Gusto mo katulad yung isa na malinis. Diba? Kahit anong panalangin mo, hindi ka aling gusto. Nag-rape ka sa corruption. Pero hindi mo siya hindi ka ligtas, may hirapan ka lang. May ganun din dito. Kung gusto mo maging maunlad, pinagpala ka lang ng Diyos, marami rewards, huwag magsipag ka lang. Okay? Hindi para maligtas kasi ligtas ka lang. Therefore, we should, yeah. So, kinukontas yun. So, kinukontas mo yung sa kaligtasan. Kaya ginagawa ko, hinuhuli ko. Pag pumapasok ang idea ng gumawa mo buti kasi maganda yun. Mamaya yan sabi ko, mamaya ko eh. Hindi yan sa kaligtasan kasi sinasabi dito, regalo nga, regalo. Walang bayan, walang kapalit ka lang alam mo ang tanggap yun. So yun. Question.
sa mga parang dito. Kailang sila inisa-isa ko ulit po yung mga ano nila, yung mga gusto na. Sabihin nilang nawawala yung kaligtasan. Lahat yun, sablay, lahat yun, pinutukoy, ibang bagay, hindi kaligtasan ang kaluluwa. I'm sorry. Tapos pag pinoy pa pa yung bali, papa ito tingo tingo, eh hindi pwede, nakausap namin ni Brad. Hindi pwede yun eh. Ibig sabihin, mga lumya ka, lakit ka pa rin. Eh kung ikaw nagsinumaling ka, lakit ka pa rin. Ba't hindi mo ganun eh? Oh, hindi ako nagsinumaling ko. Self-righteous ka talaga eh. Sinumaling ka ngayon eh. Eh mas matindi yung mga lumya. Unin mo nga siya. Talaga naman, pero ganun din eh. Paano ka nagsinumaling ka ng ano? Right, nagnakaw ka ng million. May nang pa lang sa 5 million pera ng tao. Yung isa lang ulo niya, sabi mo, mas matindi na ulo niya. Pag nag-aaral na tayo ng kasalanan, nagtimbangan na tayo mo, walang katapusan yan. Sasabihin mo lagi, baba, yung sa iyong kasalanan mo, mababa, yung sa iba, malaki. Ganun yan eh. So may subjective na tayo. Amen? Amen. So, pag-usapang kaligtasan, hindi mo papasok yan, ganyan yung bagay. Okay, so may tanong mo buha? Ang dami tanong dapat dito eh. Kasi sa meeting na ito, dapat pinipinture nila sa sarili nyo yung mga may encounter nyo yung problema. At may encounter nyo yan. Kaya nga po, pala yung ano ko sa Facebook kasi para makita nyo rin, at least. Kaya okay, pag-discuss nyo sa bakit kaya. Ngayon, karo yung taong ano, against sa ganito mga alam. Nasabihin pa yan, once and always, sa default nyo yan. O bakit nyo? Biruin mo, ligtas na, hindi naman gumagawa ng mabuti. Ano naging gano'n? Ang sabi, parang inaano ka, yabang yun naman, ligtas na kayo. Ayaw, ligtas ka ba? Oo, hindi na yabang kami. Actually, mas mayabang sila kasi ibig nyo sabihin, magaling sila. Nagpabaho sila para sila yung maligtas. Hindi mo yun, mas mayabang. Hindi mayabang yun lang palataya lang. Hindi mayabang sa ito, pinagyaya mo pala sa diba? Hindi, parang palataya ka lang, ligtas kayo. Yung sabi ng Bible, mayamang kayo. Nagtiwala ka lang sinabi ng Bible, hindi mayamang kayo. Amen. Ito yung pagkakaiba rin. Amo, sige, sino ba yung gusto kayo solvino dito within Christian? Hindi tatanong to. Christian, medyo na Christian na, pero I'm sure, meron ka na, ano, na-encounter, naisip, bakit hindi ganun ka, active, na, masama lang ako, muna. Wala si Ray kanina, ang ginagawa mo rin eh. Ang magandang discussion pa rin eh. Ano pa ang tanong? Question. Wala, walang papayang magandang question. Sige ba, pwede pa-reset mo ulit? Ganda lang po ito. Last time.